sa inyo mga kapatiran. So, welcome to my channel po. At dito na naman po ako sa harapan ninyo upang ipagluto ko po kayo ng isang putahe ulit na masarap na masarap. Sa ngayon po mga kapatiran, ang hindi po Japanese po ang iluluto ko. Ang iluluto ko po ngayon ay ang ano bang tawag sa atin? Native food po. Ano bang tawag doon? Pakbet. Hindi pakbet eh. May isa pa eh. May isang tawag pa doon po eh. Na yung bang ilalaga mo lang siya sa bagong isda at kamatis. At dito po sa Japan po wala pong meron naman mabibiling ano bagong isda pero mahal ba ganon. So wala po akong bagong isda. Ang gagamitin ko po ay ang finiriser kong kamatis. Alam niyo mga kapatid, ang kamatis po dito, minsan mahal, minsan mura, minsan mapapabili po bago ng kamatis tapos hindi ko naman siya makakain ba. So, nangyayari po niyan, ipipreserve ko po siya para hindi po masayang. Ayan, ilalagay po natin to buong buo. Tingnan niyo, oh. Ayan. Ilagay na natin sa, ano, sa bago kumulan ng tubig para sa ganon maano siya dumambot na. At ang gagawin ko po ito po, takino ko po dito na labong po sa atin. Tatlong supot na labong po ang gagamitin ko. Lalagyan ko po sana siya man ng ano, ng magdadagdag po sana ako ng antong to, ang palaya or okra or talong. Yung nga lang po, kanina, after ng work ko, bibili po sana ako ng ano, ng ano pangalan nito, ng ampalaya. Kung bakit iba po ang nabili ko. Sandali, pakikita ko sa inyo. And habang nagaantay po tayo ng kumulo yung tubig po, dumaan nga pala ako, after work ko nga pala, dumaan po ako sa bookstore at bumili po ako ng ano, ng recipe book po. Ito po siya, iba't ibang klase ng mga ulam, salad, mga ganyan po ba. At usually po, lahat ng mga Japanese food po eh, nailuto ko na, na-share ko na sa inyo. Kaya, wala na po akong maisip na maluto po. Wala na akong maisip na lutuin ng mga Japanese food. So, nag-ano po ako, bumili po ako ng recipe book para dito po ako kukuha ng mga lulutuin ko na para ma-share ko sa inyo. At para naman po, ano, minsan kasi nauubusan na rin po ako ng bala para i-upload. Kasi ang ano ko talaga, pagkain po talaga. Yun, para naman maano kayo, ano tawag nito? Para meron akong ano, may i-upload po. At I hope po na magugustuhan ninyo pang iluluto kong pagkain para sa inyo. At okay po. Balik na po tayo sa kusina. Baka kumukulo na po yung tubig. Alam niyo mga kapatid, inulit ko yung luto. Kasi ba't maasim siya. So, itinapon ko po yung ano. Yan, panibagong ano. Ngayon mga kapatid, dahil po kasi wala siyang bagong isda, ang gagamitin po natin itong bonito, katsu of boshi. Isama ko na po. Yan. Bali ano po siya, ilang grams to? 1 gram to. Basta isang supot ng ano ng katsuobushi po. Hindi ko makita kung ilang grams to eh. Ayan, natunaw na rin po yung ano kamatis. Mas konting veg po.
2 tablespoon na patis po. Ayan, ulubusan na natin yan. Very good. Yan, ilagay na po natin yung labong na isang beses kong pinakulo at tinapon po kasi maasim siya. Ayan, nakulo na po siya. Tikman natin. Tapos ilalagay na po natin na sa luyo. Mataba. Lagyan po natin 1 teaspoon na salt. Ayos na po siya. Thank you for watching. Sana po nagustuhan po ninyo ang itong vlog na to. At ingat po kayo and mega love shout out po sa inyong lahat. Ingat po. Bye-bye. Thank you for watching. Luto na po siya, mga kapatid. Ganyan lang po ang pagluto ng ano, ng binakbet, dinding-ding, kung anong tawag dyan. Pangasinan na luto po. Okay po. Kain tayo. Bye-bye. Thank you for watching. Please like and subscribe. Thank you. Bye-bye.